Hello guys! Kumusta? Welcome to my channel, Serrano Vlog. Guys pala, sa video nito, ibigay ako ng tips sa pagforma ng slab biga poste. Kung paano ang mabilis na proseso o technique. Kaya guys, tapusin nyo itong video nito para sa kahit papano may naisira ko at nakatulong din dun lalo na sa mga baguhan guys sa construction para sa inyo itong video to guys. Bago pala natin simulan guys, huwag nyo naman kalimutan pindutin like, share, comment and subscribe na rin guys. Pindot na rin guys yung bell button para updated kayo sa mga ilalabas ko pang video. Kaya guys, tara, simulan na natin. Ganito pala guys ang pag simula ng pagpuporma ng poste o ganitong picture guys na may slab na to. Yan, may share ko sa inyo kung paano. Ang una guys, siyempre magtatayo tayo ng poste. Depende din guys sa laki na sukat na gusto nyo o kung wala namang plano. Ito kasi i-share ko yung may plano to. Kaya yung poste namin dito, ito, nakikita nyo itong kolom na to is 30 by 30 cm ang laki nyan. Kaya bali guys, ang gagawin nyo sakali kung ganitong poste ang gusto nyo guys, ganyan poste nyo, ang gagawin yung forma dyan guys, dalawang 30 cm para di na kayo mahirapan. Dalawang buhay, bubuhin nyo lang yung dalawang 30 cm ng dalawang side. Tapos yun na yun, ikakasan nyo muna. Tapos itatapal nyo na lang yung dalawang side na 40 cm na dapat guys. Ganyan lang. Tapos yung height nyan, ito palang height nito 2.6 yung height nitong slab namin na hinagawa. Medyo mababa lang ito. Kasi yun naman nasa detail ng plano namin. Yung sa inyo naman guys, bahal kung ano yung gusto nyong height, pwede naman. Wala namang problema yon. Ito, kung ganito height, ang poste nyong gagawin na forma, kung buuhan na, ganitong ginawa namin, buuhan na, hanggang biga na yan, kasama na sa pag-islap. Kasi kung kumpleto naman kayo sa materials, pwedeng gawin nyo ng buo. Sabay na sa pagbubuhos na slab, biga at poste, yan ganyan proseso po yan guys. Makapansin nyo, binuo na namin yan mula baba kasi kumpleto naman sa pamama yan guys. Bali kung ganyan ang ganitong gusto nyong height, itong 2.6 na to, bali ang taas nitong poste na gagawin yung dalawang side is 2.2 ang height. Kung ang biga nyo ay 40 cm gusto nyo yung biga, kasi ang biga nito guys 40 cm yan. Ayan, 40 cm yan, kaya magiging 220 lang ang taas nyo guys ng poste yan. Ganyan lang yan kasimple guys ang paggagawa ng slab
at biga. Sa biga naman, kung anong gusto nyo na laki, kasi ito, yung biga namin is 250 by 400. Kung maga ito, 25 centimeters and by 40 centimeters ang biga namin dito. Yan yung laki niya. Ang biga. Kaya tapos guys, yung sa slab naman, paano magagawa niya? Yan. Sa loob ng siding ng biga, ang gagawin niyo ganun guys. Yan, tinuturo ko namin ito. Galing sa puwet ng biga is 27.5 ang height niya. Yan na. Yung tungkupo ng mitrong niya. 27.5 pababa hanggang sa ibabaw naman ng biga. And guys, yeah, guys, katingin natin at tituturo ko sa inyo paano. Tayo ah. Ganun guys, kasama yan sa pagpa-vlog. Yan guys ah. Itong napansin nyo, ituro ko ng mitro. Yan ay yung ibabaw na yung pinakabotong slab na yan. Ito yung bali bottom beam. Yung tinuturo ko naman sa baba. Kaya bali, galing dyan sa baba na yan ang bottom beam. Kung maglalagay kayo sa siding ng loob ng biga, bali 27.5. Ayan guys, oh. 27.5 yan. Galing doon sa ilalim hanggang dito. 27.5 yan. Kasi ang biga natin ay 40 cm. Kaya ito, sa labas niya, sa siding, yan, 40 cm yan. Galing doon, 40 cm yan. Kaya bali ang siding nyo ng labas, 40. Yung panloob nyo, 27.5. Guys, pero ang tapas nyo ng plywood guys sa labas is 45. Para pag tinapal nyo doon sa siding, doon sa puwet, doon sa baba, lalabasan niya ay 40. Kaya ganyan guys ang proseso ng paggagawa ng slab. Tapos ito na yung pinakaibabaw niya guys. Yan. Pero guys, ipakita ko naman sa inyo yung pinakailalim niya kung paano dilatag leras ng slab. Delikado guys yung daan. Oh. Yan guys, kung ang gamit yun naman guys, kukulamber ang dapat ang pagitan niya ay isang pie. Eh kami naman kasi ginamit namin GI-pipe na makapansin nyo mga tubo lang yan, kaya wala nang sukat yan. Basta marami kang pipe mas maganda kasi mas matibay yan. Pipe na nilalagyan lang namin ng kukulamber sa mga joint o tungsungan ng plywood para dun siya ipako. Yan guys, napansin nyo madali yung ganyang proseso ng slab. Kung may gamit kayong tubo, mabilis yan kasi papatong yun lang. Wala.
lang, pero eh, kung wala naman problema, kung wala kayo niyan, diskarte lang naman sa paggagawa. Basta 30 o 1 pie mula doon. Mula dito guys, ituturo ko diyan kayo magsuka at papamunta rito. 1 pie yan. Tapos kunin nyo yung isang buong plywood. Susukatan nyo yung buong plywood. Ilalagay nyo muna dito yung isang kahoy. Yung gitna ng plywood, tsaka galing dulo, tsaka dito. Ati-atiin nyo na yun. Ng suliras. Ayan. Ganyan guys. Mabilis na naman to guys. Pag, lalo na sa mga tagal na sa construction, hindi na to para ipaliwanag pa sa kanila. Ito, ginagawa ko lang itong video nito, lalo na doon sa mga nagsisimula pa lang, kasi siyempre, alam natin kahit sino, kahit anong trabaho, basta nagsisimula ka pa lang, talagang medyo mga ngapa ka pa. Kaya kahit paano, naglalabas ako sa video ng ganito na nagsishare, kahit paano, may naibibigay tayong kaalaman. Diba guys? Ganyan lang. Kung wala naman kayong forma guys, kung tipid naman sa forma o saktuan lang ang budget, pwede nyo naman gawin na unahin muna yung poste tulad nitong ginawa namin. Yung iba, binubusan muna namin yung poste para yung tira siruro na lang braso. Pwede naman yung gawin nyo guys. Ayan. Pwede rin naman uli na kung talagang walang wala, biga muna, pero mas maganda talaga kasama na yung biga sa islap. Share man ako kahit konti lang. Maraming maraming salamat guys sa pagpanonood nyo ng video nito. Yeah, guys, maraming maraming salamat.